At yun mga ka-tips, at magandang araw naman po sa ating lahat. Ayan, at sa wakas po, nakapag-vlog na po tayo, no, mga ka-tips. At ngayon po kasi wala pa rin po kami alaga ngayon, mga ka-tips, no. At alam naman po natin na ayan, nagkaroon po ng bagyo, mga ka-tips, no. Nagkaroon po kasi ng bagyo. At yun nga, pinalipas na lang po namin. Pinalipas lang po namin yung bagyo, mga ka-tips. At gawa na nga, lagi nawawalan po ng ilaw dito sa amin. Na po, nung Friday, nawalan din po ng ilaw. May malakas na ulan, ganyan. Kaya, di pa kami nakakapag lagay po ulit ng sisiw. Yan. At butit, maganda na po ang panahon, mga ka-tips. At yun, medyo hindi tayo nakakapag madalas na pag-upload po, mga ka-tips, no. At yun nga po, sabi ko nga po sa inyo, sa nakasubaybay po sa akin, ano, at ako po ay nag-OJT. No? OJT pa po ako. Yan, mga ilang months din po. At lingguhan lang po ako makauwi. Yun. At tuwing Sabat Linggo, mga ka-tips. Kaya mga Sabat Linggo lang po tayo makapag-vlog. Tips, no? Pero, mag-aalaga pa rin po kami. Sila mama po ang, sila tatay, ang mag-aalaga po. Kumbaga, ako po ay magkagabay na lang po sa kanila. Kung ano pong mga problema na mangyayari po. No? Kasi po, sila mama at sila tatay. Marunong din po yan. Talagang, may sarili po silang pamamaraan kung paano po ang paano nila paalagaan at palalakihin yung mga sisu po, no? Kasi hindi po tayo pare-pares po ng pamamaraan, no po? Kaya kung may scenario po na naranasan sila na hindi pa nila naranasan yun, tutulungan ko na lang po sila, mga ka-tips, kasi Sabat Linggo nandito naman po ako, yun. At mamomonitor po naman po natin yan, mga ka-tips. At meron naman po nga wifi internet messenger yan, may makakapag video tayo, makikita pa rin natin kung ano yung kalagayan, mga ka-tips, yan. At ayun, malinis na rin po ito, mga ka-tips, dahil nalinis na ni mama. Kumbaga, ayusin na lang, tatakpan, lagyan ng karton, ilaw, yan, tatlong ilaw. Dahil yan, malamig ang panahon, kailangan natin dagdagan. At yan, karton pa rin po ang aming gagamitin, mga ka-tips. At dahil doon na kami sanay sa karton. At marami po kaming karton dyan sa labas, mga ka-tips. Dahil doon sa aking tita. Yan. Kaya karton na lang kaysa ipa. Po, yan. At dito, wala na rin tayong ano. Gaya, malinis na rin po ito, mga ka-tips. Yan, malinis na rin yung mama. Yan. At talagang ready na lang po talaga at tagyan ulit ang bagong sisiw. 45 days yan. Yan yan, mga ka-tips, no. Balita ay mura, no. Mura ang kuha ngayon, mga ka-tips, ng sa buhay. Pero ayos pa rin naman ang kita kahit yan, mga ka-tips. At sa feeds, wala pa rin pagbabago. Ganun pa rin. At sabi ko nga po sa nakaraan na video ko, mga ka-tips, no, magpapalit tayo ng feeds. Yan. At ngayon, makangambas tayo kung wari ng mas okay. Dahil, yun nga po, nagmumura ang presyo ngayon. Dahil maraming susupply ng manok po. Yan. At kasi isiw naman, mga ka-tips, no, update lang. Ganun pa rin po ang presyo. Hindi po nagmamahal. Nasa 34 to 35 pa rin po. No? Depende po sa kuha nyo. Kung gaano karami. Yan. Yan. At yan. Pasyal-pasyal lang tayo, mga ka-tips. Yan. Kagahapon ay maghapon na ulan, mga ka-tips. Kaya di tayo nakapag-vlog hapon. No? Yan. Yan. Sana dire-diretso na itong init para magawa natin ng paraan to. Maayos na natin. Matapos na natin na ayusin para sa Lunes or Martes o Wednesday ay makakapaglagay na po tayo ng sisiw. Kasi hindi naman po kami nahihirapan sa pagbili ng sisiw, mga ka-tips. Dahil araw-araw naman po meron yung supply yung aming pinagkukunan. Dahil marami po siyang buyer. Kaya anytime pwede po kami umorder. Yan. Mga ka-tips, nabis ko kayo, no? At sana, supportahin nyo pa rin po ako, mga ka-tips na po. Kahit bihira lang po ako nakapag-upload. At huwag po kayo magsasawang mag-comment, mga ka-tips. Dahil sinisikap ko po na makapag-comment po sa inyo, no? Hindi po ako hindi po ako nag-skip ng
ng mga comment nyo, mga tips. Talagang sasagot po at sasagot ako. Basta alam ko po yung katanungan nyo. Naranasan ko na. At yun, may para may mabahagi po ako sa inyo. Yan, mga tips. Yan, ang mga bibi natin, mga so, pag-ala. Mga pag-ala. Ang lalaki na rin, mga tips. Mga bibi. So, at papakita ko sa inyo yung aming baboy. Ayan o, kalat. Pakita ko sa inyo. Ayan o, ang kalat. Talagang pag-Tagalog po talaga, mga katips, ay talagang guhukay, putik. Talagang ang putik sila, mga katips. Ayan, ayan, paalala ko lang, mga katips na po. Ngayon po kasi ay tagulan, no? At nawawalan ng ilaw. Kaya, kailangan talaga, mga katips. Uso naman ngayon ng rechargeable, no? The solar. Yan, mag-provide na po kayo. Mag-provide na po kayo ng ganun, mga katips. Para po, hindi po mawala ng ilaw yung mga siso nyo o manok nyo. Para dire-diretso pa rin ang pagtuka nila. Yan po. Ganun lang po ang diskarte, mga katips. At yun din po yung aking pabibili sa ilamaman na mag-provide na rin po ng ganun, rechargeable na ilaw. Dahil nga po, lagi nawawala ng ilaw dito sa amin, mga katips. Talagang pag umulan lang na malakas, nawawalan po. Talagang ang tagal bago magkaroon po. Yun, mga katips, so, ready na rin to. Yung aming mga gamit. Yan, ready na rin. Malinis na rin po. Talagang sa panahon na lang po talaga kami bumabasa ngayon, mga katips. Ready na to. Mga inumin, maliliit na inumin, lalaki. Yan, kaya tips ko lang po sa inyo, mga katips. So, pag once na yan, mag-alaga kayo, mag-ready po kayo ng maliit. Yan, maliit na inumin, napainuman. Ganito po, pag, ginagamit ko lang po ito, mga katips, no? 1 to 7 days. Minsan, umabot ng 10 days, no? Ganyan lang po kasi pag umabot na po yan ng 14 days pahigit, ay matatapon na po nila yan. Tinatapakan, nasasayang po yung feeds, mga katips. Tapos pagdating po ng malakas po silang uminom, pagdating ng mga 8 days to 10 days, yan, malalaki na. Ginagamit ko para hindi po sila agad na uubusan, no? Kasi may oras po tayo nga sinusunod dyan, mga katips po. May oras po, no? Oras po natin dyan pag malilit pa ay 4 to 8 hours, no? Pag 1 to 7 days, pinapaabot ko lang po yung ipainom na nila ng 4 hours lang, no? Tinatansya ko lang po, no? Na maubos nila ng ganung oras na 4 hours. Pagdating naman po ng pagmalalaki na, lakas na po sila uminom, pinapaabot ko ng 4 to 8 hours ganun, no? Damihan ko na kasi hindi naman agad na napapanis ng mga tips. Ganun po. Diskarte yung gagawin. Tapos naman po mga tips, no, pag bibigay naman po yung feeds ay mas okay po yun na ubusin nyo, paubusin nyo muna. Pag ubus na yan at may nakikita kayong mga himulmol na yung parang mga durog na durog ay itapon nyo na po yun, no? At pangit po yun. Tapos lagay po ulit kayo. Ganun lang po, pagka ubos, lagay. Ubos, lagay. Ganun lang po ang inyong gawin, mga katips. Para hindi po sila na masyado nagugutom, no? Masama naman po yung masyado sila nagugutom, mga katips. At nagkakaroon po kasi ng siksikan, no? Stampede, ganyan. Baka magkaroon pa ng problema, magkapilay. Or yun nga, magka heat stroke. Ganun po. Tatiyantayin nyo lang po yung ganun mga senaryo, mga katips, no? Obserbahan nyo po kung saan po sila mabilis lalaki. At lalo po ngayon, mga katips, no? Dami nagtatanong na bumaba daw po yung timbang ng kanilang mga manok at mahinang tumuka, no? Mahinang uminom. Yan, gagawin nyo lang po, mga katips, no? Dahil malamig po ang panahon, ganyan, isarado nyo po, no? Isarado nyo po yung gilid sa likod, sa kaliwa kanan. Ito po, buksan nyo lang, no? Buksan nyo yan. Tapos po, ay pag malamig mga 10 to 14 to 20, maglagay pa rin po kayo ng ilaw na dilaw, no? Parang init sila na absorb. Yan, para inom sila ng inom. Pagka inom sila ng inom, ay may chance sa na mabilis pong matunaw kanilang kinain. Pag ganun po, mabilis pong kanin,
ay mabilis po matutunan, makakain po agad na marami mga tips. Ganun po ang discard na inyong gagawin. At kapag naman po sa feeds mga tips, no, gutumin nyo po, no, medyo gutumin nyo. Yun nga po, kasi mararanasan po talaga natin yung pagtamil po nilang kumain na nasa 20 to hanggang pagka-harvest po, no. Eh, kailangan makaharvest po tayo ng 27 to 30, no. Kasi para hindi tayo lugi, no. Huwag na natin paabutin ng 40 to 45, no, mga katips. At ganun po, medyo gutumin nyo ng konti. O kaya mag-wet feeds po kayo. Ganun po yung discard na yung gagawin, no, mga katips. Tapos po, kasi po yung naranasan ko nito nung last ay nasa 27 na kami, hindi pa kami nakaka mag 27, 28 ay hindi pa kami nakakakuha ng 1.7. Meron man, eh kukunti. Ngayon, tapos hindi pa naman kami lugi sa feeds dahil ang nakakain pa lang naman nila ay 4 na sako. At ang tanda ko po kasi lagi nun ay 4 at kalahati o 6. Ngayon po, ganun po nangyari. Ay sabi ko ay mahina lang kumain, no, kaya ganon. Pero hindi naman tayo lugi sa pagkain, na ang masama po kasi ay malakas silang kumain tapos hindi sila nalaki, no, doon tayo nalulugi sa feeds, no po mga katips. Ganun po yun na pangit na pangyayari. Eh ngayon naman po kasi kahit malamig po ang panahon, mahina lang po silang kumain pero hindi naman tayo talo sa feeds, no. Natatagalan lang tayo sa pag-harvest. Yun po ang nararanasan niyo po, no. Pag ganun po ay okay lang naman kasi hindi naman tayo lugi, no. Tulad po nun, ang napakain lang po namin ay 5 kalahati at yung kalahati ay pinagibigay na lang po namin dito sa mga alaga-alaga na baboy, yung mga natirang manok, ganun lang po. At maganda pa naman po ang kinita mga katips, no. Nasa 48 yata o 5K. Okay pa rin naman po ang kinita doon. Mahalaga ay makikita pa rin tayo, no. Wag na lang nating na papaabutin na sakto lang sa ano, sakto lang sa yun, brickunan, ganun, pangit po yun, no. Yun lang po. Kaya talagang kailangan na mag-search tayo kung paano yung pamamaraan o invento tayo ng pamamaraan na atin po, no. Yung mga ganyan po na mararanasan nyo mga katips, may video na naman po tayo yan, ay bisitahin nyo na lang po yung mga video ko mga katips. Ayan, at yun, sana may natutunan naman kayo sa aking tips mga katips, no. Dahil yun po yung nararanasan talaga natin ngayon. At huwag kayong manggamba mga katips, bagay ganun na kahit mabagal tumuka ay huwag lang tayong matatalo sa feeds, no. Okay lang yun. Ang masama ay tuka sila ng tuka ay hindi naman nalaki. Yun mga tips. At maraming salamat po ulit. At sana supportahan niyo pa rin po ako kahit bihira lang po ako makapag-upload. At huwag po kayo magsasawang supportahan ang YouTube channel ko, JTips TV. Yan, huwag niyo rin po kakalimutan mag-subscribe at click notification bell para lagi po updated sa aking mga video mga tips. At yun, tuloy-tuloy lang tayo mga tips, no. At abang-abang lang sa mga pangyayari sa journey natin, no, sa pag-aalaga po ng ating 45 days, kung mapapalakbal natin yan o dire-diretso tayo. Yun, at maraming salamat po at happy farming po sa ating lahat.